Welcome to my YouTube channel. Like, share, and subscribe. Thank you so much. Hi mga kapatid, kumusta kayong lahat? I hope na sa mabuti kayong kalagayan sa tulong ng ating Panginoon at healthy ang bawat isa. Heto mga kapatid, mag-share po ako ng Bible study. So, ayan mga kapatid, so mag-pray po tayo bago tayo makakarinig po ng salita ng ating Panginoon again. Panginoon, narito po kami, God Jesus. Hallelujah, Lord. So, lumalapit sa iyo, God. Nagpapasalamat po, God Jesus, Lord, sa kabutihan mo, Lord, sa aming buhay. Salamat sa pag-ibig ng Diyan kalagi, Lord, na hindi mo kami niiwan kailanman, O God Jesus. Hallelujah, Lord. Lord, thank you to everything, God Jesus. Hallelujah, Lord. Bless to everyone ang iyong mga anak saan man sulok sa mundo. O God Jesus, hallelujah Lord. Ang mga nawalan po ng trabaho right now, provide O God Jesus, hallelujah Lord, na makahanap po sila ng kanilang mga trabaho para sa kanilang familia. Hindi po kami magsasawag magpasalamat O God Jesus, dahil ikaw lang po Lord ang aming malalapitan, ikaw po Lord ang makapangyarihan sa lahat. Thank you to everything, in Jesus name, amen. Ayan mga kapatid. So ayan mga kapatid, continues po natin sa part 2 ng Bible study. God bless you everyone. Keep a smile. See you later. Bye. Kung humingi tayo sa Panginoon, parang ganito yan. Hindi ka naman hihingi sa nanay mo ng pera kung hindi ka naniniwalang may pera siya eh. Tama? Mararamdaman ng anak yun kung may pera o wala si mama eh. Diba? At saka, sa meron sa wala, makipagsapalaran ka minsan, kahit wala ka namang pinatago, ang lakas ng loob mong humingi. Kasi bakit? Naniniwala ka yung mama mo, hindi ka niya matitis. Bibigyan ka pa rin kahit pangit ang ugali mo, kahit tamad ka, kahit puro tulog-tulog ka. Kasi mama mo yun eh. Naniniwala ka na hindi ka niya matitiis. Tama po? Kahit anong tamad ng anak, hindi mo matitiis yun, Sister Helen, lalo kung meron naman pakring-kring-kring dyan sa bursa mo. Mama, pambili lang ng ano. Diba? Pagbibigay ka. Tignan ninyo ito. Gusto ko yung point of view dito, no? Yung relasyon ng anak sa magulang. Ulitin ko lang. Wala ka namang pinatago na anak sa kanya, pero ang lakas-lakas ng loob mong humingi. Hindi ka hihingi kung alam mong hindi kanya bibigyan. Kaya ka humihingi kasi isa pang iniisip mo, mahal ako ni mama, bibigyan lang ako ni mama, kahit wala akong pinatago kay mama, bibigyan, mahal ako ni mama eh. Tandaan natin, higit ang pag-ibig ng Diyos sa atin, na hindi kayang higitan ng ating mga magulang. Hindi tayo matitiis ng Diyos, kaya kailangan lang natin manalig sa kanyang kapangyarihan, manalig sa kanyang kakayahan, manalig sa kanyang pag-ibig. Mahal ka ng Diyos, again, regardless of your situation. Jesus loves you and me. Sumampalataya tayo, if you ask anything. Kaya sabi ng Biblia, ang Diyos pala hindi madamot, nagbibigay. Bakit kami mahirap, may mayaman? You have not because you ask not. Kaya wala ka dahil hindi ka naman humihingi. Humingi ka, sabi ng Diyos, ano mang bagay ang hingin mo, ibibigay sa'yo. Kung mamati ka. Kung mamati ka, kung paniwalaan mo na kaya niyang ibigay. Again, ano ang sabi ng tema natin? Sino mang sumampalataya sa Diyos, hindi ipapahiya. Paniwalaan mo na kaya niyang ibigay yon. Huwag mong ismulin ang Diyos. Amen. Kahit imposible sa tao, walang imposible sa Diyos. Yes. Lahat sa Diyos posible. Lahat sa Diyos kaya niya, basta mabuti ang layunin mo. Ano man ang hingin mo, magandang girlfriend, mabait, mananampalataya, kayang ibigay ng Diyos yan. Guwapong boyfriend, hindi naglalasing, hindi naninigarilyo, hindi nagsasabu, hindi pasaway, hindi nag-ML, kayang ibigay ng Diyos yan. Bakit hindi? If you ask, kung humingi kayo sa pangalan ko, idadagdag ko, kung sumampalataya ka na kaya kong ibigay, ang sabi, hindi ka mapapahiya. Masarap magtiwala sa Diyos, pero sa tao, madalas mapahiya tayo. Bakit tao lang yan eh? Ang kakayahan ng tao, limitado. Ang karunungan niya, limitado. Ang buhay niya, limitado. Oh, wala namang sa kanya, lahat sa Diyos. Nakita nyo?
Kaya the best na pinakamagandang gawin natin sa buhay, magpundar tayo ng magandang relasyon sa Diyos, sumampalataya ka sa Diyos, totoo ang Diyos, hindi sinungaling ng Diyos, hindi katulad ng katabi mo, ah, joke lang. Ah, diba? Pero minsan sinungaling ang tao. Madalas. Madalas, pag minsan yung sasabihin, yung sumasama yung anak, anak, maiwan ka na kasi pagbalik ko, bibili ako ng eroplano. Pagdating, wala. Sinungaling. O sabihin naman ng boyfriend mo, huwag kang mag-alala, ikaw lang ang nililigawan ko. Yung sinend sa'yo, ang dami niya palang pinagsendan ng I love you. Send to many. O diba? Yung lalaki naman, ang dami niya, send to many din. Depende na doon yung sasagot. O diba? Sino nga, huwag kang mag-alala, ikaw lang. Pero ang totoo, hindi. Pero sinasabi ko sa inyo sa hapong ito, ang salita ng Diyos para sa ating lahat, pero tapat siya sa kanyang sinabi. Isaiah 55:11. My word shall not return to me void. Ang aking mga salita hindi babalik sa akin na walang kabuluhan. Pero ito ay magaganap. Nakita mo? Magaganap, mangyayari. Kanino? Doon sa sumampalataya. Doon sa sumampalataya. Sumampalataya tayo na ang paglilingkod may bungang maganda. Ang pagpunta sa simbahan, hindi ka basta-basta nagsisimba na walang bunga. Pwede ba naman na hukay ka ng hukay na hindi ka lalalim? O kahit hindi palalim, palapad. O, di ba? May nangyari, di ba? Imposible yung wala. Sa kasisimba mo, kapipray mo, sa unang pray, pwedeng walang sagot. Natural, parang itinanim mo ngayon, agad-agad ba magbunga? Aba, hindi. Hintayin mo. No? Kaya ang naglilingkod at sumasampalataya sa Diyos, may bunga, may resulta. Maniwala tayo sa Diyos. Totoo ang Diyos. Ang pagsisimba may magandang resulta. Para ka lang nagbabangko yan. Para pag nangailangan ka, hindi ka mahiyang humingi sa Diyos. Abay, nakakahiya naman. Yung, lahat ng tao nagsipila na diyan. May nag-release ng pera. O, sabihin sa'yo, bakit? Bakit nandito ka? Eh, mag-release din ako. Bakit, may bangko ka ba? Wala. Kapal naman ang mukha mo, di ka nahiya. Wala ka naman pa ng i-withdraw. Diba? Pero pag humingi pa tayo sa Diyos, Lord, pagaling mo na ako ngayon, sakit ng ngipin ko, isang linggo na. E kung ako siguro ang Panginoon, tamtamin mo yan. Nung panahon na ikaw ay hinaakay, pinapalapit sa akin, din nakita ko na parating na ang sakit ng ngipin mo, pero hindi ka nakinig. Kaya kita inaakay para hindi na matuloy yung sakit ng ngipin mo, pero pati ka sa ulo mo. Ngayon na hindi na gumagaling, sisihin mo ako. Diba? Nakita niyo ang tao? Kaya tayo tinatawag ng Diyos na maglikod sa Kanya kasi bakit? Para maapula, matigil, ma-stop, mahinto, mawala, mga kapatid. Yung mga mapapangit na parating sa buhay natin. Bakit? Mahal tayo ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Amen. Higit sa aking sinasabi, walang sapat na salitang ibibigkasin ko at ipapaliwanag ko gaano tayo kamahal ng Diyos. Pero ang tao hanggang isip lang. Mahal kita. Wala namang prueba. Diba? Mahal natin ang Diyos, maglingkod tayo. Ang pagsimba ay hindi walang kabuluhan. Ang ganitong cell group, Bible study na ganito, hindi walang kwenta. Sa iba, walang kwenta. Pero inuulit ko, hindi mangyayari, sister, nagluluto ka, walang naluto. Pabayaan mo yung apoy, masusunog pa nga eh. Tama? Hanggat may apoy, may mangyayari, mga kapatid. Hanggat simba ka ng simba, sige, kahit mahirap gumising ng maaga. Linggo na naman, pilitin mo. Itulak mo yung sarili mo. Turuan mo na magsimba. Bakit? Naniniwala ako na may pagpapala ang Diyos sa akin pag maglingkod ako. Yun eh. Ang sinabi niya, huwag tayong mawala. Ang sumampalataya hindi mapapahiya. Isang araw mangangailangan tayo sa Diyos, maaring ngayon hindi, marami pa tayong pera. Pero isang araw, wag naman sana, pag naubos yan, o maaring hindi naubos, mas malaki ang pangailangan mo, kulang yung naimbak mo, hihingi ka rin sa Diyos. Para sa panahon na humingi ka, hindi ka pahihindian. Amen po? Kasi bakit mayroon kang na-stuck? Mayroon kang naimbak? Oh, di ba? Maglingkod tayo, magsimba tayo. Yung sabihin mo, sister, magsimba tayo. Marami kaming gawa. Dumaan ka sa bahay na kuya-kuya-kuya lang. Anong ginagawa mo ng linggo? Hindi ka nagsimba. Nagkuya-kuya-kuy. Diba? Ay, hindi naman, pastor. Grabe ka naman. Naglaba lang naman ako. Ang dami namang araw para maglaba ka. O, diba? O, yun na nga. Pag ayaw, maraming dahilan. Talaga naman. Talaga naman. Talaga naman. Pag gusto maraming... Parang manliligaw lang yan sa binata at dalaga.
Alam mo, kahit bawalin ka ng nanay mong lumabas, pag gusto mong puntahan yung babae, tatakas yan! Gagawa ng paraan yan! Ganyan din yung babae, yung bata. Alam mo, mga anak natin, ang mga bata, no, mga kapatid, pag umibig na yan, walang makapipigil. Hahamakin ang lahat, sukdulang magsisinungaling. Kung sinungaling ng bata, mas malaking sinungaling pag nagmahal ng isang kabataan. Sinasabi ko sa inyo. Ha? Oo, di ba? Kasi nagmamahal na. Ano ang nagtutulak sa kanyang gawin ang isang bagay? Yung pagmamahal. Mahal niyo ang Diyos, di ba? Mahal niyo ang Diyos, di ba? Amen. Parang, teka lang. Oo, nanghalang. Nakakairong sabihin natin, hindi natin mahal ang Panginoon. Diba? Bakit kayo lang ba ang pwede magmahal sa Diyos? Ako rin ah. Oh, di ba? Icebreaker lang, pampatawa. Di ba? Tatawa sa Helen. Ang bilis sabihin, I love you, Lord. Di ba? Pero kulang sa gawa eh. Alam mo mga bata, sabihin ko sa inyo, kahit hindi niya sasabihin na i-in love na yan, dati, pagkagagayak papuntang sa school, okay lang kahit hindi nakatutbras, kahit hindi nakapulbo, kahit hindi nakasupply, lalo na kung late na, kinuha si bag, takbo! Pasok na sa school yan. Pero noong natuto ng tibok-tibok, di ba? Hindi napapayag na lalabas ng bahay na hindi nakasalamin at hindi nakapulbo. Tama po? Ano ang nagtutulak sa kanya? Yung pag-ibig. Tama? Kung mahal natin ang Diyos at naniniwala ka na sa pagsunod mo sa Diyos, hindi ka mapapahiya. Kung naniniwala ka na may ganti, alam mo, kahit marami kang labada, iiwan mo yan, pupunta ka magsimba. Bakit? Naniniwala ka, may reward ka. Tama? E paano, Pastor? Kontento na ako sa buhay ko ngayon kahit hindi ako payamanin ng Diyos. Lalo sa mga estudyante, kailangan mo ng karunungan galing sa Diyos. Kailangan mong maitaas, kailangan mong makatapos, at hindi pwedeng nakatapos ka lang, dapat magkatrabaho ka. Nagkatrabaho ka na, wala ka namang pamilya, kawawa ka. O, maghiya, maghingi ka na naman. Lord, nag-aaral ako, provide mo leads ko, binigay ng Lord. Patapusin mo ako, pinatapos ka ng Lord. Pwede trabaho, binigyan ka ng trabaho. Lord, asawa, binigyan ka ng asawa. Lord, anak, nagkaroon ka ng anak. Lord, pero paulit kasi ang dami ko ng way. May asawa, may anak, may ano. Puro kahingi ng hingi. Pero nung ang Diyos ang humingi, nakita nyo, ang gagawin natin ngayon, mag-imbak, sumampala tayo, sumunod tayo, maglingkod tayo sa Diyos. Maniwala tayo. Amen? Amen, amen po? Amen. Maniwala tayo sa Diyos, sa kanyang mga salita. Totoo ang Diyos, mahal kayo ng Diyos. Mayroong planong maganda sa inyo ang Diyos. Mas maganda sa plano mo, Jen.